din, sabi ko, taba lang. Pero sabi ko, mukhang marunong umarket tong bata to. Wow. Nagkamali ako. Hindi siya marunong, magaling siya. Wow. Thank you. So, Akata Garcia, to declare that, Alden, you are already a winner. Inaway mo siguro ng todo yung direct, kaya ganun lang iyak. Okay, so at this point, you let your class, everyone on stage, so please for the photo of. The first week ko, yun yung sinabi ko po na umiyak ako noon every night, tapos yung gusto ko na magpabook ng ticket pa uwi kasi ayaw ko nang tapusin yung movie kasi hirap na ako. So kausap ko siya noon every night, tapos nakikita niya kung anong nangyari sa akin. So nangyayari, hindi din siya nakakatulog dito kasi nag-aalala siya sa akin. So, sinabi na lang namin, basta mag-updatean, parate, pag sa shoot, kinonfiscate din yung phone ko. So, oh my God, paano mag-update? Tapos may, lalo pag mabibigat yung scene, which is madalas, bawal ako masyado sa phone, so hindi ako naka-update sa kanya. So sabi niya, pupunta na lang siya, nadalawit siya. And nung pumunta siya, medyo heavy scene po nun. So ginawa nila, tinago siya sa akin. So, hindi ulit kami muna nakita. Tapos nung pumunta siya doon, di naman din siya pwede pumunta sa set kasi medyo weird yun. So, malaking adjustment po. And how was it, Kat, then? Weird. Weird? Sobrang weird. Ay, bakit? Opo, kasi syempre yung first scene kasi hindi siya rin madali. Yung first scene namin. Trikati talaga. So parang yung binyak. Binyak talaga. Direk, ba't ba? Sinadya ko na ang first scene would be their first scene also together in the movie. Yeah. So, kasi nga, di ba, sabi ko, hindi ko alam paano sila together on screen. I have never seen them together on screen except yung story ko. At yung aking look test. So, chinempo talaga namin na, in fact, nauna nga si Alden ng one day. Nandun na siya, pero hindi ko siya sinute, si Catherine muna. On the second day pa, tsaka ako sila sinute together. Doon sa eksena, kung saan talaga sila makikita. So I would see kung ano meron sila. So kung ano. And then, kahit nung ano, pagkwento nung finally, pinayagan niya si DJ dumalaw, di ba? So ang laking ligaya nun sa kalooban mo nung bumisita na si DJ. Ano nangyari doon? Pero hindi pa rin pwede pumunta sa set, bawal pa rin. Kasi dapat, parang 20, yun yung alam ko na dalaw po si DJ. And napaaga pala siya, siguro na ito. Alam na mabaliw-baliw na ako. So, sige, isa-surprise ko na lang si Kathleen. Kaya pala, kinonfiscate din yung phone ko para hindi ko makita sa social media kasi may mga nagpo-picture sa kanya sa airport. So, yun yung isang reason to motivate me. Hindi ko makita, tsaka hindi ko makita na pupunta siya. Kasi, ano, yung shoot namin, nalaman ko na darating. The first week ko, yun yung sinabi ko po na umiyak ako noon every night kasi gusto ko na magpabook ng ticket pa uwi kasi ayaw ko nang tapusin yung movie kasi hirap na ako. So kausap ko siya noon every night. Tapos nakikita niya kung anong nangyari sa akin. So nangyayari, hindi din siya nakakatulog dito kasi nag-aalala siya sa akin. So, sinabi na lang namin, basta mag-updatean, parate, pag sa shoot, kinonfiscate din yung phone ko. So, oh my God, paano mag-update? Tapos may, lalo pag mabibigat yung scene, which is madalas, bawal ako masyado sa phone, so hindi ako naka-update sa kanya. So sabi niya, pupunta na lang siya, nadalawit siya. And nung pumunta siya, medyo heavy scene po nun. So ginawa nila, tinago siya sa akin. So, hindi ulit kami muna nakita. Tapos nung pumunta siya doon, di naman din siya pwede pumunta sa set kasi medyo weird yun. So, malaking adjustment po. And the first week ko, yun yung sinabi ko po na umiyak ako noon every night kasi gusto ko na magpabook ng ticket pa uwi kasi ayaw ko nang tapusin yung movie kasi hirap na ako. So, kausap ko siya noon every night. Tapos nakikita niya kung anong nangyari sa akin. So nangyayari, hindi din siya nakakatulog dito kasi nag-aalala siya sa akin. So, sinabi na lang namin, basta mag-updatean, parate, pag sa shoot, kinonfiscate din yung phone ko. So, oh my God, paano mag-update? Tapos may, lalo pag mabibigat yung scene, which is madalas, bawal ako masyado sa phone, so hindi ako naka-update sa kanya. So sabi niya, pupunta na lang siya, nadalawit siya. And nung pumunta siya, medyo heavy scene po nun. So ginawa nila, tinago siya sa akin. So, hindi ulit kami muna nakita. Tapos nung pumunta siya doon, di naman din siya pwede pumunta sa set kasi
medyo weird yun. So, malaking adjustment po. Pinagbawalan ko siya to communicate with DJ. Kasi, it will bring her back to her Catherine self. Yung chismis ko, sabi daw kay mami, ayaw ka na, uwi na ako, bili mo na ako ng ticket. Very excited tonight! Ay, ang ganda nito! Grabe! Kaya yung joke shop nito nangyayaring ito! Itong nangyayaring ito! Ito talaga ang gusto ko! Look at that! Ang tango! Wow! Unbelievable people covering tonight's media launch!